Hi guys, welcome to Albay Homestead. Feature natin ngayon yung mga products ng Rukit-Dukit Handicrafts. So, ito ay sumikat during the pandemic nung usong-uso yung plantito at saka plantita. So, yun guys, ito yung products ng Dog Planter Basket. So, ito yung mga Shih Tzu designed basket. So, ito yung Shih Tzu design. Basically, abaka basket lang siya na nilagyan ng mukha ng aso. So, meron tayong iba't ibang sizes, which is small, medium, large, at saka may iba't ibang klase na rin ng breed ng aso. So, ito is a Chow Chow design. Meron ding available na small, medium, and large. So, ito is medyo mabenta siya sa online. So, meron din tayong tatlong kulay, yung natural na puti. Nagkulay tayo ng brown at saka itim. So, meron din tayong pug design by request ng ating mga kliyente. At saka nagkaroon din tayo ng dalawang kulay ng aso. Medyo mabenta din ito. Ideal ito sa mga flower basket or plant basket. So, during Christmas season, medyo mabenta din itong mga angel decorations na to. Nilalagay sa tuktok ng Christmas tree o kaya pan-design din sa mga table during Christmas. So, ito is a natural color ng abaka. Meron tayo ditong sinamay. Yung sinamay mula rin sa fiber ng abaka. Nahinabi siya. Then, yung pakpak niya is gawa sa abaka twine at saka ginawang macrame. Yan, it's a natural color lahat ng abaka. So, kung mapapansin nyo, yung kulay ng abaka fiber dito is medyo maputi. Ito yung medyo mataas na grade na fiber ng abaka. Usually, yung mapuputing fiber is galing dun sa medyo gitnang part ng abaka stem. So, meron din tayong iba't ibang kulay ng angels. Ito yung pang-hang sa mga Christmas tree. Usually, dine-dye siya. Medyo matagal na process yung pag-dye kasi kailangan mo siyang i-babad sa dye ng at least one day and then papatuyuin nyo pa. So, ito kung paano siya ginagawa. So, meron din tayong product na lamp. Usually, abaka fiber, medyo rustic yung dating niya. So, medyo may pagkaboho style yung mga lamps. So, this is a jellyfish or dikya yung concept ng lamp na to. So, kung mapapansin nyo, medyo maitim yung fiber ng abaka. So, ito yung medyo mababang class or grade ng abaka fiber. Usually, ito is nanggagaling doon sa pinakang outermost part ng stem ng abaka. So, yun guys, kung may kukompare mo yung pricing ng grade ng abaka na medyo maitim, medyo mas mura ito kaysa doon sa mga puputing grade na fiber ng abaka. So, ang paggawa nito is medyo mabusisi. In vehicle term, marukit-dukiton. So, ang ibig sabihin nun is medyo mabusisi. So, yung mga ganitong design is ideal sa mga rustic or boho style na mga area. So, usually yung mga nag-order nito is hotels and mga resort na ganun yung konsepto. So, ganyan siya pag may ilaw para siyang jellyfish. Meron din tayong experimental na carpet. So, ginaya natin yung texture ng parang balat ng baka o yung balat ng sheep. So, yan. Sana maging successful ang ating experimentong ganito. Pero, nakikita natin na medyo maayos yung result niya. Abaka fiber is the most, I think, sustainable material kasi nga
pag hindi mo na siya kailangan, mabubulok lang siya. So yun yung kagandahan ng abaca fiber if you are using to make it as carpet or housewares. Compared doon sa plastic na talagang magstay siya sa environment. Pwesto na display area. So, meron tayong nagawang mga furniture, which is ito yung bilog. Usually, it's a macrame design. So, meron din tayong mga ilaw na gawa sa lubid or yung sa abaca twine at meron din tayong ilaw na gawa sa fiber itself. So, ito yung mga iba pang products na medyo mabenta online. So, this is an ibong adar na design. And this is the peacock design ng basket. Ayan. So, this is a abaca fiber basket. So, meron din tayong birds collection. This is yung owl and the ibong adarna. So, ito yung birds collection natin. Ito is a peacock design. Macrame at saka fiber. So, ito yung fiber ng abaca. Yung puti sa natural color and then nagkaroon tayo ng dye na itim at saka ng red. So, usually ang pagda-dye ng abaca takes at least one day pag kailangan siya nakababa dun sa dye para ma-absorb siya ng fiber ng abaca. So, medyo matagal yung process ng pagda-dye. So, ito is kung paano ginagawa yung ating mga dog planter basket or yung mga organizers. Medyo talagang mabusisi ang paggawa. So, para makakuha mo yung mukha ng aso, ganyan yung ginagawa. By layer yung ating pag gunting or pag-cut ng fiber. So, kung makikita nyo yung mga sobra niyan, pwede natin gamitin ulit siya as part ng mukha ng aso. So, medyo hindi siya harm sa environment kasi nga if ever itapon mo siya sa is mabubulok lang siya agad. So, yun yung kagandahan talaga ng material na fiber ng abaca. It's very sustainable. So, just the fact, abaca fiber is considered as one of the strongest natural fiber that exists on Earth. That is based from the research of Philippine Fiber Development Authority. Abaca is endemic to the Philippines. So, tayo ang biggest supplier ng abaca fiber sa buong mundo. Katanduan is yung leading supplier sa buong Pilipinas at saka sinusundan ito ng Davao region. So, right now, medyo dumadami yung production ng abaca fiber sa Davao region. So, guys, thank you. And so guys, like and subscribe to Albay Homestead para sa update ng abaca fiber at saka ng Albay products. Thank you.